Walang makahahadlang, walang maiiwan, sama-samang lilipad, tamtin ang pangarap. Sa hamong kinakaharap, patuloy na aangat. Edukasyon para sa lahat, sulong edukalidad. Ito ang Masinlok School on the Air at mapakikinggan sa Sardisyong Putog Radio, DWSP 101.5 News FM. Magandang araw sa ating lahat. Gayon din sa ating minamahal na bayan. Magandang hapon, bayan ng Masinlok, Zambales. Magandang buhay sa lahat ng ating magigiliw na tagapakinig. Sa lahat ng ating mga minamahal estudyante, lalong-lalo na sa ating mga grade 9 o mga estudyante mula sa ikasyap na bansa. Handa na ba kayo? Ako po ang inyong dugong tagapagsalitang pakimpapawid at makakasama sa araw na ito. Sir Brian Estigoy, na laging handa para sa serbisyong pampublikong pagtuturo na mula sa Bamban National High School. Always on the go, maghahatid sa inyo ng mga kaalamang pang-edukasyon na tiyak kapupulutan ng aral mula sa paksang tatalakayin. At sa puntong ito, ating tatalakayin ang paksa, katarungang panlipunan, kaugnay na pagpapahalaga, pagiging makatarungan. Mula sa asignaturang ESP sa ikasyam na baitang para sa unang module sa ikatlong magkahan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Atin nang kunin ang ating mga SLM o Self-Learning Module sa ESP 9 at ihanda na rin ang mga kwaderno o notebook at ballpen. Tiyak, marami na naman tayong maitatala na mahalagang konsepto ukol sa paksa na aking ibabahag. Nais ko ding ipaalalang muli, siguraduhin po natin na kayo ngayon ay nasa isang komportabling lugar at maayos na nakakapakinig ng ating program. Para sa ating pamantayan sa pagtatuto, una, nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan. Ikalawa, nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan. Balik-aral sa nakaraang aralin at pagsisimula ng bagong aralin. Sa nakaraang markahan ay naipamalas mo ang pag-unawa sa mga tungkulin ng tao sa lipunan. Ngayon naman, sa ikatlong markahan ay matututuhan mo ang mga pagpapahalagang kaugnay ng paggawa tungo sa pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa. Sa linggong ito, malalaman mo ang mga pangunahing konsepto at prinsipyo ng katarungan at kahalagahan nito sa iyong pagkatao at sa lipunan. Paghahabis sa layunin sa aralin. Sa pagtatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahan, una, natutukoy ang mga patatandaan ng katarungang panlipunan batay sa araling pag-unawa at sa paghamit nito sa pag-unawa ng iba. Ikalawa, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pag-iral at mga paglabag sa katarungang panlipunan at nasusuri ang mga epekto ng mga ito sa lipunan. Ikatlo, nahihinuha ang kahulugan ng katarungan, kung saan ito nagsisimula at ang mga katangiang taglay ng isang taong makatarungan. At ikaapat, nakapagdinilay sa mga nakaraang karanasan at nagawang kilos na nagpapakita ng pagiging patas sa sarili at sa ibang tao. Ngayon naman, sa araling ito, inaasahang masasagot mo ang mahalagang tanong na ano nga ba ang katarungan? Paano ka magiging makatarungan? Paano ito nagiging mahalagang sangkap sa ugnayan sa lipunan? Gagabayan ka ng araling ito upang maunawaan mo ang mga konseptong ito nang sa gayon, may kayat ka na itaguyod at isabuhay ang pagpapahalagang ito. Pag-uugnay ng mga limbawa sa bagong aralin. Pagtuklas ng dating kaalaman. Para sa unang gawain,
tatawagin natin itong Justice League. Tingnan ang dalawang kalasag. Sa kaliwa ay magtala ng tatlong salita o ideyang pumasok sa iyong isipan kapag narinig mo ang salitang katarungang panlipunan. Pagkatapos, hahingian mo din ng tatlong ideya sa parehong salita ang isang kapamilya o kaibigan. Maaring personal o sa pamamagitan ng chat ang pag-uusap. Itala ang kanyang mga sagot sa kalasag na nasa kanan at sagutin ang mga kasunod na gabay na tanong. Isulat ang mga sagot sa inyong sagutang papel. Para sa ating mga gabay na tanong, una, paghambingin ang inyong mga kasagutan. Ano-anong mga salita o ideya tungkol sa katarungang panlipunan ang nagkakapareho o malapit ang kaugnayan sa isa't isa? Ikalawa, sa iyong palagay, alin sa inyong mga kasagutan ang maituturing na pinakamahalagang palatandaan ng pagkakaroon ng katarungang panlipunan? Bakit mo ito nasabi? Maaaring magkakaiba-iba ang sagot ng bawat isa sa inyo tungkol sa pag-unawa sa katarungang panlipunan. Mainam kung ang mga kasagutan ay may kaugnayan sa pagiging patas o pantay-pantay, paggalang sa kapwa at mga karapatang pantao, o kapag ito ay nagpapakita ng mga indikasyon na hindi nahadlangan ng maayos na pamumuhay ng kapwa. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglahad ng bagong kasanayan. Paglinang ng kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Para sa ating ikalawang gawain, tatawagin natin ito Social Justice at Social Justice. Batay sa inyong mga obserbasyon sa mga mamamayan o tagapamahala sa inyong paligid at mga nakikita sa telebisyon at social media, pagbigay ng tatlong sitwasyon o mga kilos kung saan nagpapakita ang pagiging makatarungan at isulat ang mga ito sa hanay ng social justice. Sa hanay naman ng social justice, magtala ng tatlong sitwasyon na nagpapakita naman ng paglabag sa katarungang panlipunan. Isulat ang mga sagot sa inyong sagutang papel. Para sa ating mga gabay na tanong, una, ano ang pangkalahatang epekto sa lipunan ng mga sitwasyon o kilos na makatarungan? Ano naman ang epekto ng mga paglabag? Ikalawa, sa iyong palagay, ano-ano ang katangiang taglay ng isang taong makatarungan at saan ito nagsimulang matututunan ng tao? At ang ikatlo, paano magtutulungan ang mga mamamayan upang malunasan paunti-unti ang mga paglabag sa katarungang panlipunan? Maaaring magkakaiba-iba ang sagot ng mga mag-aaral sa mga halimbawa ng sitwasyon o kilos na nagpapakita ng katarungan at mga nagpapakita ng paglabag dito. Mainam kung ang mga kasagutan sa hanay ng social justice ay mga positibong kilos o may epektong nakabubuti sa kapwa, at ang nasa hanay ng social justice ay mga negatibong kilos o may hindi mabuting epekto sa kapwa. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. Para sa ating ikatlong gawain, tatawagin natin ito, makatarungang tao ba ako? Gamit ang mga kasunod na kalahanayan, suriin ang inyong sarili kung ikaw ay isang makatarungang tao. Isulat sa iyong sagutang papel ang ako ito kung taglay mo o naisa sa buhay mo ang katangiang tinutukoy sa bilang, at isulat naman ang hindi ako ito kung hindi mo ito taglay o naisa sa buhay. Una, ginagamit ko ang aking lakas sa paggalang sa batas. Ikalawa, isinasaalang-alang ko ang pagiging patas sa lahat ng tao. Ikatlo,
Hindi ko iginigiit ang aking karapatan kapag alam kong may ibang higit na nangangailangan. Ika-apat, sa bawat grupong kinabibilangan ko ay sinisigurado kong may kontribusyon ako sa anumang paraan. Ika-lima, tumutupad ako palagi sa mga kasunduang nakabubuti sa akin at sa aking kapwa. Ika-anim, iginagalang ko ang mga karapatan ng bawat miyembro ng aking pamilya. Ika-pito, hindi ko inahayaang may maagrabyado sa mga tao sa aking paligid. Ika-walo, ginagamit ko ang aking lakas sa pagkilala sa karapatan ng aking kapwa. Ika-siyam, alam kong ang pagbibigay pabor sa isang panig lamang ay kawalan ng katarungan. At ang ika-sampo, iniiwasan ko ang labis na umasa sa mga tao sa aking paligid. Para sa ating interpretasyon, kung ang iyong puntos ay 8 hanggang 10, tunay kang nagtatangi at mabuti dahil sa pagiging makatarungang tao. Kung ang puntos ay 6 hanggang 7, tama ang iyong ginagawa. Ipagpatuloy po ang inyong nasimulan. Kung ang puntos naman ay 3 hanggang 5, na isa sa buhay mo na ang pagiging makatarungan, ngunit kailangan mo pa itong linangin. Ngunit kung wala o 2 lamang ang puntos, iba yung pagsisikap ang dapat mong gawin upang maisabuhay ang pagiging makatarungan. Walang tama o maling resulta o interpretasyon sa pansariling pagsusungit ito. Ang mahalaga ay nakilala ng mga mag-aaral ang kanyang sariling mga gawi sa pamamagitan ng pagsagot sa talahanayan at nakapagnilay siya sa mga katangian ng isang makatarungang tao at mga paraan ng paglinang sa sarili sa kanyang mga kasagutan sa mga gabay na tanong. Ayan, kamusta naman ang inyong resulta ng inyong mga paunang gawain? Mahusay, kung marami kang nasagot sa bahaging ito ng module, ay madali mong maiintindihan ang nakapaloob ditong aralin. Kung wala naman, ay dapat pagsumikapang pang mas maintindihan pa ang aralin sa pamamagitan ng pagbabasang mabuti sa mga teksto at pagsasagawa ng mga disenyong gawain. Dumako na po tayo sa pagtalakay at pagpapalalim sa paksa. Pagiging makatarungan. Ang isang taong makatarungan ay walang pagtatanggi sa kanyang kapwa sa pagbibigay ng kung ano ang nararapat para sa kanila. Hindi niya binabase ang pagtrato sa kanyang kapwa sa mga individual na katangian ng tao. Kinikilala niya ang karapatan ng kapwa bilang paggalang sa buhay nito. Kung kaya, sinisikap niyang iwasan ang anumang makakahadlang sa matiwasay na ugnay nito sa kanyang kapwa at sa lipunan. Mga paraan upang maging mas makatarungan. Narito ang ilang mga paraan kung paano magiging mas makatarungang tao. Una, iwasan ang kasakiman. Ang pinakamabisang panlaban sa kasakiman ay pag-ibig, na hindi lang basta dandamin o romantikong pagkakaakit, kundi mapagsakripisyong pag-ibig sa kapwa. Sa pamamagitan nito, ay magiging mas madali sa atin ang magpaubaya ng mga nararapat sa atin para sa mga taong higit na nangangailangan. Ikalawa, iwasan ang diskriminasyon. Huwag tayong magtangi o huwag nating gawing batayan ang lahi, katayuan sa lipunan o kasarian sa paraan ng pagtrato sa kapwa. Ikatlo, iwasan ang galit sa lipunan. Matutong tanggapin ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa kanilang opinyon at gawin. Baguhin ang mga hindi mabuting nakaugalian. Paglinang ng kabinasaan. Sa unang gawain, iyong natukoy ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan batay sa sariling pag-unawa at pag-unawa sa kapamilya o kaibigan. Sa ikalawang gawain naman,
ay nakapagbibigay ka ng mga sitwasyon at kilos na nagpapakita ng pagiging makatarungan at mga paglabag sa katuhunan. Tinukoy mo rin ang epekto ng mga ito sa lipunan. Iyong nasuri naman sa ikatlong gawain ang iyong sariling mga katangian sa pagiging isang makatarungang tao at nakapagnilay ng maaaring gawin upang maging mas makatarungan sa kapwa. Ngayon, palalimin mo pa ang iyong pag-unawa sa pagbabasa sa mga sumusunod na konsepto tungkol sa kung ano nga ba ang pagpapahalagang katarungan upang mas maunawaan ang prinsipyo sa likod nito at kung paano ito makikita bilang indikasyon ng makatarungan at di makatarungang ugnayan sa likod. Kahulugan ng katarungan. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., ang katarungan ay isang pagbibigay at hindi isang pagtanggap. Ang tuon nito ay ang labas ng sarili. Nangangailangan ito ng panloob na kalayaan mula sa pag-iling sa sariling interes. Ang katarungan ay pagbibigay kung ano ang nararapat sa tao. Ano ang nararapat para sa kapwa? Ito ay isang pagpapahalaga sa kanya, hindi malalabag ng espasyo ng kanyang pagka-individual at ang kanyang dignidad bilang tao. Ang pagkatao ng tao ay isang katotohanan nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang. Ang katarungan ay batay sa pagkatao ng isang tao. Bakit mo kailangang maging makatarungan sa iyong kapwa? Ito ay hindi lamang dahil ikaw ay tao, kundi dahil ikaw rin ay namumuhay sa lipunan ng mga tao. Ang pagiging makatarungan ay minimum na pagpapakita mo ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ang iba. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ano nga ba ang kilos loob? Ang kilos loob ay isang makatuwirang pagkagusto na magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao. Sa pamamagitan ng pagiging makatarungan, sinusunod mo ang likas na batas mo. Makatarungang tao. Ano ang isang makatarungang tao? Ayon kay Andre Comte Sponville taong 2003, isa kang makatarungang tao kung una, ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. Ikalawa, isinasaalang-alang mo rin ang pagiging patas sa lahat ng mga tao. At ang ikatlo, itinatalaga mo ang iyong sarili sa kabila ng napakaraming hindi patas na sitwasyon na maaaring maranasan mo at minsan ikaw rin mismo ang may gawa. Nakikita mo ba ang mga ito sa iyong mga gawi? Pagnilayan ang resulta ng iyong pagsusuri sa sarili mula sa ikatlong gawain. Pangunahing prinsipyo ng katarungan. Bilang tao, karapatan ng bawat isa na mabuhay at mamuhay ng hindi hinahadlangan o pinanghimasukan ng iba. Kung nilabag ang karapatang ito, nawawalan na ng katarungan. Ang pangunahing prinsipyo ng katarungan ay ang paggalang sa karapatan ng bawat isa anumang ugnayan meron ka sa iyong kapwa. Mga indikasyon ng makatarungan at di makatarungang ugnayan sa lipunan. Palatandaan ng pag-iral ng katarungan sa lipunan. Ang makatarungang ugnayan ay umiiral sa pagitan ng mga tao kung hindi sila umaasa, walang kompetisyon o hindi nangaagrabyado sa isa't isa. Paglabag sa katarungan at bunga nito sa lipunan. Hindi makatarungan ang ugnayan sa lipunan kung ang isang panig ay nagbibigay hadlang sa pamumuhay ng kabilang panig. Nagsisimula sa pamilya ang katarungan. Sa pamilya, nararanasan ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng kamalayan tungkol sa katarungan.
Dahil sa kanila, unti-unti kang nagkakaroon ng kakayahan na maunawaan kung ano ang katarungan. Dahang-dahang nauhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Mula nang mahubog ang iyong mga konsensya, natutunan mo na ang katarungan at kawalan ng katarungan. Napakahalaga ng papel ng mga magulang mo sa paghubog ng iyong pagiging makatarungan. Iminulat ka nila sa katotohanan may karapatan at tungkulin ka bilang tao hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa lipunan. Ginagabayan ka nila upang mapahalagahan at maisabuhay mo ang iyong pang-araw-araw na ugnayan sa kapwa, ang mga karapatan at tungkulin ito. Apat na aspeto ng pagsasanay ng katarungan sa loob ng pamilya. Una, ipinaalala ba palagi ng mga magulang mo sa iyong kailangan mong gawin ang mga makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba? Ikalawa, ipinapaunawa ba nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapwa? Ikatlo, nililinaw ba nila sa iyo ang pagkakaiba-iba ng mga sirkumstansya ng iba't ibang tao, lalo na ang mga nakapaligid sa iyo? At ang ikaapat, tinuturuan ka ba nila ng pagiging mapagtimpi o pagkontrol sa sarili at pagsasaayos ng iyong pagkakamaling nagagawa sa ugnayan mo sa iba? Ang apat na aspekto ng pagsasanay ito ay ginagamit ng iyong isip at kilos loob. Ngayon, natutuhan mo na ang kahulugan ng katarungan at kung paano ito nakatutulong sa pagbuo ng makatarungang ugnayan sa lipunan. Iyon namang suriin sa susunod na gawain ang iyong mga pananaw at gawi na nakakahadlang sa iyong pagiging makatarungan at kung paano malalagpasan ang mga ito. Ayan, at natapos na ang malalim na pagtalakay sa ating paksa. Naway, marami tayong natutunan at napulot na aral. Upang malaman natin kung kayo ay nakikinig at nakakasunod sa ating aralin, halina't ating sagutin ang pagtataya sa paksa. Maikling pagsusulit. Isulat ang tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap sa una, ikalawa at ikatlong bilang. Una, ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Ang tamang sagot, tama. Ikalawa, ang katarungan ay nangangailangan ng panlabas na kalayaan mula sa pagkiling sa sariling interes. Ang tamang sagot, mali. Ikatlo, ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos loob sa pagkuha ng nararapat sa isang individual. Ang tamang sagot, mali. Para sa ikaapat, ikalima at ikaanim na bilang, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Ikaapat, ito ay ang pangunahing prinsipyo ng katarungan sa sarili. A. Wastong pagpili. B. Paglabag sa batas. C. Paggawa ayon sa kagustuhan. D. Paggalang sa karapatan ng bawat isa. Ang tamang sagot, letter D. Paggalang sa karapatan ng bawat isa. Ikalima, alin sa mga sumusunod ang hindi makatarungan? A. Pagbibigay ng limos sa pulubing sa kalye. B. Pagpatay sa mga nahuling kargador ng droga sa China. C. Pagbibigay ng bagsak na grado sa mga mag-aaral na hindi tumupad sa kinakailangan sa klase. D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot, B. Pagpatay sa mga nahuling kargador ng droga sa team. Ika-anim, ang katarungan ay kilos na pangunahing nagmumula sa A.
loob ng bawat tao. B. Pamahalaan. C. Pulis. D. Batas. Ang tamang sagot, A. Loob ng bawat tao. Ikapito, alin sa mga sumusunod ang hindi aspeto ng pagsasanay ng katarungan sa loob ng pamilya? A. Ipinapaunawa kung anong ibig sabihin ng paggalang sa kapwa. B. Nililinaw ang pagkakaiba-iba na mga sirkumstansya ng iba't ibang tao, lalo na ang mga nakapaligid sa iyo. C. Pagtuturo na isaayos ang iyong mga pagkakamaling nagawa sa ugnayan mo sa iba sa pamamagitan ng masasakit na sermon. D. Ipinapaalala palagi ng mga magulang na kailangang gawin ang makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba. Ang tamang sagot, C. Pagtuturo na isaayos ang iyong mga pagkakamaling nagawa sa ugnayan mo sa iba sa pamamagitan ng masakit na sakit. Para sa ikawalo, ikasyam at ikasampung bilang, magbigay ng tatlong katangian ng isang makatarungang tao. Mga maaaring posibleng kasagutan. Una, ginagamit ang lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. Isinasaalang-alang ang pagiging patas sa lahat ng tao. Itinatalaga ang sarili sa kabila ng napakaraming hindi patas na sitwasyon na maaaring nararanasan. Maaaring may pagkakatulad o pagkakaugnay ang mga sagot ng mga mag-aaral sa mga nakasulat sa bilang 8 hanggang 10. Ang mahalaga ay nagpapakita ang mga ito ng paggalang sa karapatan ng kapwa. Ayan, kamusta naman ang inyong mga marka? Mataas ba ang mga puntos na inyong nakuha? Mahusay, kung mababa naman ang mga nakuha mong marka, ay dapat pagsumikapang mas maintindihan pa ang aralin sa pamamagitan ng pagbabasa mabuti sa mga teksto at pagsasagawa ng mga dinestenyong gawain. Karagdagang gawain para sa takdang aralin. Ang gawain ito ay tatawagin nating poster ng makatarungan. Sa iyong sagutang papel, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pagiging makatarungan. Gagabayan ka ng rubrik. Una, para sa ating ilalaban, ito po ay may kalakip na 5 puntos. Pagkakagawa naman, ito po ay may kalakip din 5 puntos. At isang leksyon na naman ang ating natapos. Naway marami tayong natutunan upang mas paunawaan nyo ang ating araling paksa ukol sa katarungang palipunan, kaugnay ng pagpapahalaga, pagiging makatarungan mula sa asignaturang ESP sa 9 na baita. Muli nating ipinapalala na maaari ninyong basahin muli ang paksang tinalakay sa inyong module sa ESP sa 3 marka. Kalapit din dyan ang mga sanayang gawain. Maaari ninyo itong sagutan at gawin upang mahasa ang inyong kaalaman at kakayahan. Mangyari lamang na makipag-ugnayan kayo sa inyong mga guro sa ESP para sa iba pang gabay na pagsagot. Maaari po tayong tumawag, mag-text sa kanilang mga numero o gumawa ng mensahe sa inyong GC o group chat ng inyong klase. Huwag po tayong mag-aatubiling magtanong kung sakaling hindi natin nauunawaan ang mga sumusunod na gawain. Lagi natin tatandaan, nagsisimula ang kaalaman sa isang katanungan. At para sa ating mga magulang, patuloy po nating gabayan ang ating mga mag-aaral sa kanilang gawain. Kayo po ang aming haligi sa bagong normal ng pag-aaral. Muli, ako si Sir Brian Estigoy mula sa DepEd Radyo Eskwela,
sumasayang papawid sa Servisyong Potograpya, DWSP 101.5 News FM, na nagsasabing mag-aral ng mabuti, laban lang para sa kinabukasan. Paalam!